So, good morning guys, no? Today, gagawa tayo ng tutorial. Tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng video sa KineMaster. So, bago tayo mag-proceed sa pag-i-edit, exercise muna tayo. Kailangan muna natin magpaganda ng katawan or magpapawis. Yo, mamaya na lang ulit guys. Babalikan ko kayo after ng exercise ko. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we be. Yeah. All day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or in when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. So, punta tayo sa KineMaster. And, after nyo maklik yung KineMaster, piliin natin itong plus sa gilid. Yan. After nyo maklik yung plus, meron ditong pagpipilian yung size ng video na gagamitin natin or gagamitin ninyo, no? Meron ditong select the aspect ratio of the project. So, si YouTube kasi ang ginagamit is 16:9. So, i-click natin yon. So, after nyo maklik yun, punta kayo sa media, tapos i-drop nyo yung link. So, example lang ito kasi may na-drop na ako kanina. Yung mga videos ko kasi na i-edit natin is medyo mahaba, kaya inunahan ko na, in-advance ko na. So, back tayo. Tapos, yan. Yan. So, eto guys, na-drop ko na yung link, halimbawa, yan na yun. Tapos, nakat ko na rin. Pero yung cutting na ituturo ko, yung pag-cut ng video is nasa dulo. May tinira naman ako para may idea kayo kung paano. So, ito. Diretso lang. Balik-balik. Sobrahan tayo. Ayan. So, may tinira ako dito na video kanina na hindi ko pa na-edit. So, i-cut natin. Ayan. So, hindi ko na pa masyadong hahabaan yung pag-ano. I-cut na lang natin kung saan ko gusto banda. Depende yun sa cut ninyo kung saan nyo gusto i-cut. I mean, no? So, pag-cut natin, i-click lang natin yung video. Tapos, may lalabas na trim split. So, i-split natin siya, split at playhead. So, i-cut natin, yan na. Tapos, ito. So, check nyo rin ninyo yung mga videos ninyo na ginagamit. Kasi, yung sounds niya. Kasi kanina, nag-exercise ako na merong sounds. So, kumbaga, yung music is i-mute ko na lang. No? Tiga. So, yung music i-mute ko na lang para hindi siya makapiright. Baka makapiright tayo pag-upload natin sa YouTube. So, cut din natin. Ganon din. Split at playhead din. Ayan. So, wait lang ninyo guys. Wala pang sound talaga yan kasi naka-silent pa. Mamaya lalagyan natin ng sound. So, cut din natin yan. Para hindi na masyadong haba. Yan ha. So, nasa 3 minutes. After nyo makat yun,
Ngayon, ang tawag kasi dun sa cutting na yun is video cutting split at lihead. No, tama ba ako? Kung tama ako, tama nga. Pero kung hindi, i-correct nyo na lang guys. No? So, proceed tayo. Sa transition naman tayo, transition. Kung paano natin mapaganda yung pag-jump ng video sa tabi ng video or next video. So, click lang natin tong kulay puti na yan. So, si Kai Master is meron ng transition effect talaga. So, depende na yan sa inyo kung ano yung gagamitin yung transition. Meron na dito, i-click nyo lang yung kulay puti, itong puti na to sa gitna. Tapos, ito dito ako sa classic. Itong ginagamit ko talagang transition is crossfade. Para sa, parang split lang talaga siya na mabilisan. Ayan. Tapos, lahat ng puti, i-check ko na lang. I-check lang ninyo lahat-lahat ng may puti sa gitna. Ayan. Para-para-pareha siya. Depende yan sa inyo kung anong gusto nyong transition effect na gagamitin ninyo dito. Ayan. Sobrang haba kasi ng video na to kaya inunahan ko na agad para hindi kayo masyadong kwan. Kasi ito rin yung i-upload ko ngayong araw. Oh. Classic. Tapos yan. I-check rin nyo ninyo guys yung mga videos ninyo na isasalpak sa Kai Master kasi baka mamaya pag export ninyo, ma-upload ninyo sa channel ninyo, sa YouTube no, ninyo, baka makapirate kayo. Mas mabuti nang i-check nyo rin. Yan. Tapos in number 1 na, number 1 na sinabi ko is ano yun pag-cut ng video, yun nga yung tinuro ko kanina. Tapos itong ginawa ko next is ano transition effect, yung pangalawa. Pangatlo naman gagawin natin, i-check natin si yung video natin kung merong kung merong sounds na hindi pwedeng isama sa video natin. So yan. Wala naman. Yun. Tulad yan. Merong sound. So i-mute lang natin. Ay. I-click lang natin to, itong video, tapos punta tayo sa may speaker, ayan. Tapos, yung audio niya, i-mute natin, yan, i-off natin. Ayan, tulad niya. Tulad niya, may music, i-mute natin. Ayan. Off natin. May mute may music, mute natin. Ayan. Ganun din, mute pa rin natin. So, ang next step natin is maglalagay tayo ng background effects or background music, no? So si Kai Master mayroong sariling mga music talaga, so proceed tayo sa audio niya. Tapos pag click nyo, makikita nyo dito yung music assets. So si Kai Master meron na,
pipili na lang kayo or magda-download kayo dito ng mga music na gagamitin ninyo. So ako, ito na, napili ko na yan kanina. So, lagay ko na lang. Tapos, yung music niya, medyo malakas, ibawasan na lang natin. Para hindi masyado masakit sa tainga pag may nanonood. Dagdagan natin. Yan. Medyo malakas kasi yan pag ano, masakit sa tainga. Tamang 50 lang or 51. Yun, tapos yung dulo, cut na lang natin. Yan. Yan, check. Play natin. Yan. Init, guys. Yan na sample ng ano, transition niya. Ganun lang siya, ganun siya kaganda. No? Mamaya may dadagdag pa ako na yung sa pagba-vlog na yung nagsasalita ka pero may blanko. So ikakat natin yung may tawag doon yung J-cut or jump cut na tinatawag. Mamaya turo ko sa inyo. Yan na yun. So, sa ano naman tayo? Sound effects. Paglalagay tayo ng sound effects sa videos natin. Kung ano, meron ding option guys kung gusto nyo. Halimbawa, doon sa mga videos na ina-upload ninyo or ini-edit ninyo, gusto nyo i-pass forward, i-click lang ninyo tong video, tapos punta kayo dito sa parang may orasan. Yan. After nyan, i-pass forward nyo na lang. Pumili kayo dito ng ano, ng speed. So, para medyo mabawasan yung ano. Yan. So, para hindi mabagot yung nanonood sa'yo. Kasi sa sobrang haba ng exercise mo, baka mag-cancel sila at lumayas at manood ng ibang video. No? So, cut natin din yan. Masyadong mahaba. Cut natin. Delete, tapos delete, and ganun lang kadali guys. Tapos maglagay tayo ng sound effects, punta ulit kayo sa audio. Tapos ako kasi kanina, bago ako magpunta dito sa ano, may ginawa na talaga akong files or lagayan ng mga music at sound effects ko. So dito na lang ako magano maglalagay ng kwan. Na mga sound effect. Ayan. Tingnan muna natin. Ayan, tapos click natin. Kung saan niyo gusto lagyan ng sound effects, kayo na bahala. Click niyo lang yung ano. Sa YouTube, may mga sound effects na da-download. So, hindi siya copyright. I-download nyo na lang para magamit ninyo. Yan.
Yan, tulad yan. So, sample lang yan guys ha. Tapos, next naman tayo, doon sa mga, di ba napapansin nyo sa mga videos ng ibang vlogger is may parang zoom in, zoom out. Yung gumagalaw yung video nila. So, ituturo ko din sa inyo kung paano. So, punta kayo dito. Kahit saan nyo pwede ilagay yan. I-click nyo lang yung video, tapos cut. Tapos, split. Tapos, pag na-split nyo, click nyo ulit yung video, tapos another split. Yan. Tapos, yung sa gitnang video na pinag-splitan ninyo, i-click lang ninyo, tapos punta kayo dito sa parang, ano ba to? Ito, itong cropping. I-click nyo lang yung sa gitna, tapos i-zoom nyo ng dalawang kamay ninyo, ganyan. Zoom nyo lang. Tapos, sa part na ito, ganito ulit. Cut nyo ulit. Split. Tapos, another click ulit ng video ninyo. Tapos, another split ulit. Ganun lang. Ganun lang siya kadali. Para medyo maganda tingnan yung video ninyo. Yan. Sample natin, guys. So, good morning, guys, no? Today, gagawa tayo ng tutorial. Tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng video sa KineMaster. So, bago tayo proceed sa pag-i-edit, exercise muna tayo. Kailangan muna natin magpaganda ng katawan or magpapawis. Yo, mamaya na lang ulit guys, babalik. And? Mamaya na lang ulit guys, babalik kayo after ng exercise. So, yan ay guys, no, kung nakikita niyo. Yan lang yung simpleng paraan para ma-edit niyo yung mga videos niya sa KineMaster. So, si KineMaster binabayaran ko ha, para magamit ko ng maayos ha. Kasi mayroong iba dyan na ginagamit talaga nilang, as in na pinipirata nila. No? Hindi ko naman sinabi na pinipirata nila. Para mga tipid lang. Yun lang. So, yun guys. Stop natin. May tuturo ulit ako sa inyo. May tuturo ako guys sa panibagong kwan. About dun sa mga nagsasalita na tulad dito. I mean, yung ako, nagsasalita na medyo utal-utal or may blanco. So, paano ba natin i-ano yun, i-cut? So, tulad nito guys, example, blanco. Pwede natin i-delete yung mga blanco na word na walang salita tulad nito. Pero pwede natin lagyan ng effects something tulad nito. Okay. Yan yung mga video na salita na pwede natin i-delete para tuloy-tuloy yung nagsasalita sa video. No, 'di ba napapansin niyo sa ibang video is tuloy-tuloy. So yun, ituturo ko sa inyo yung paano yun. So let's do it, guys. Woo! So ganito yung guys, no. Pagkasabi ng blanco, i-post niyo yung video, i-click niyo yung video tapos doon kayo mag-cut, no. So play natin. Blanco. Yun, blanco. Tapos i-click lang natin 'tong video, then punta tayo sa may gunting, then split, tapos check ulit. Tapos pag after ng blanco nung walang salitang yung sa walang salita na video, doon ulit kayo magpo-post, no? Play natin. Pwede natin. Yun, bago magsalita na pwede, stop nyo, then adjust nyo na lang. Tapos cut. Then split ulit. Tapos i-delete ninyo yung walang salita na video. Ayan. Play natin. Tulad ito guys, example. Blanco. Play natin i-delete. Yun. Yung mga blanco na word na walang salita. Tulad ito. Yun. Tulad ulit nun. Ganun ulit. Tapos split.
Tapos delete nyo yung part na ano, na-cut nyo. Tapos play ulit natin. Pero pwede na. Bago magsalita ng pero, i-adjust nyo lang ulit. Tapos i-delete nyo na lang. Split ulit. Tapos yung part na kinat nyo, delete nyo. Yun. Sample natin. Tulad nito guys, example. Blanco. Pwede natin i-delete. Yung mga blanco na word na walang salita. Tulad nito, pwede natin lagyan ng effects. Something tulad nito. Yun. Ganun ulit. Yung ginawa ko kanina. Tapos, play ulit natin. Yeah. So adjust na lang natin bago magsalita. Split. Tapos para malagyan ninyo ng effects ganito, click niyo ulit yung part na ng gitna na. Tapos yung volume, yung i-mute niyo yung audio. Yan. Tapos check. Tapos lagyan na lang natin ng filter. Yan. Tagal. Tapos lagyan natin ng background effects or music. Yan. Sample. Lagyan to guys, example. Blanco. Natin i-delete. Yung mga blanco na word na walang salita. Tulad nito, pwede natin lagyan ng effects. Something tulad nito. Okay. Yan yung mga yun guys, no? Ganda lang muna yung tutorial ko. Sana may natutunan kayo. Peace out! When the pimps in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.